박들러 미싱 내가 부부리부리 나 외양으로 가 홀로치와 고 홀로치 나 humikilos sa ulian ng kalamitan binubuspos bawat isa ng karunungan kay Kayahan, kay Ozuliao, Rod Saul, kay mga karunungan, mga amasayang ulianong, yung mga molyogul, kay mga katotohanan po na ating pag-aaralan sa iyo ang nito. Kaya siya ang gaul, molki ul, yaw hushwa, kon meos kay? Not by might, not by power, but by the ruha, yaw hushwa. Ang topic po ulianu, last part na po ng food addiction. Na, yeah? Kaya wala nang food addict, ha? Amnam. Na naalaya na 'yon, food. Amnam? Amnam. Pag-aralan po natin yung dalawang huling dahilan kung bakit kumakain ng labis ang tao. Yung nga yung kanina, sabi yung katamaran, ha? Amnam. Madaling magkaroon ng labis na timbang ang isang taong tamad dahil nangangailangan ng pagkukunyagi ang manatiling maos o may malusog. Sabi nga, pag-exercise na lang, inatatamaran niya pa. Ang paghahanda ng pagkain ng tamas sa inyo ay nangangailangan ng espesyal na paghahanda. Kaya kung tamad siya, ang gagawin niya? Ang gagawin niya? Kailangan kasi maganda ng mga masustansyang pagkain. Ang gagawin niya? Bubukas na lang ng ilata. Kasi may easy open ka naman dyan. Amnam, o kaya magpupunta sa? Saan? Sa fast food. Amnam, yeah? Panay mantika. Yun, ganun. Amnam, kasi nga tamad, ayaw magluto. Wala naman dito noon, ha? Wala naman. Hindi naman kayo mga tamad. Sila yon, hindi tayo. Makabulaan ang paghahanda ng pagkain para sa buong pamilya. Weiba ang para sa iyo. Ang bawat bagay sa lipunan ngayon ay mabilisan upang maginawaan. Marami ng katawan ang nawasak dahil sa mga wala niya ang daglan. Fast food. Yan. Yun. Yun ang number one number one sumisira ng katawan, yung mga fast food. Yung mga babilisan, instant, di ba? Yung Lucky Me. Yan. Bubusan mo lang ng tubig. Oh, meron pa lang ano. Diba? Anong dulot nun? Yung alat, di ba? Yung cholesterol, yung mga ganun. Anong? Kasi pag kinain mo yun, nai-stacksang tawang mo yun. O, lalo na kapag hindi ka nag-exercise. Lalo na kapag tamad yung tao. Ganun. Amnam? Hindi niya na-convert yung kinakain niya into energy. Sabi nga, nai-stack sa katawan, nagiging ano? Nagiging sebo. Yeah? Kaya yun, lumalabas yung mga lumalabas yung mga pil-pil. No? Ganun. Dumarami. Nagiging ano na? Cook. Diretso. Incan daw, sabi ni Aya Benjamin. Na, kung tayo ay mabibitag sa patibong, makadarama tayo ng paghihirap kapag nagsusumikap na tayong ayusin ng pampalusog ng mga pagkain. Na, ganun talaga. Kung nasanay ka ng fast food, ngayon, babaguhin mo yung style ng pagkain, talaga makakaramdam ka ng parang nahihirapan ka dahil nagsusumikap ka na masustansya na yung iyong kakainin. Kaya lang, ituloy mo lang. Pagkalipas ng taon, kapag ang mga tao ay may kakaunting problema dahil nadaragdagan ang kanilang timbang, sila rin ay masasanay ng kumain ng tama with pampalusog. Gugugulin nila ang kanilang panahon sa paghahanda ng mga pagkain. Ang ulyanong abalang uri ng pamumuhay sa ngayon ay halos nagtutulak sa ulyano na sumuko. Ngunit kung hindi tayo magsusumikap o magpupunyagi, hindi tayo makakain ng pagkain pampalusog. Amen! Kasi di ka ano, panay fast food na lang yung mga instant. Kasi tamad nyo magluto. Amen! Kaya dapat magsumikap ka. Talaga sa umpisa, makakaramdam ka na parang hirap yata. Kailangan mabilisan. Hindi kailangan pag-uukulan mo nga ng panahon. Na, kung saan mayroong katamaran, ang bawat bagay ay tila padaskol-daskol o asiwa. Ang ulyanong katawan ay maaaring maging bahagi o ang ulyanong katawan ay maaaring maging bahagi na wasak. Pansinin na ang taong tamad. Kaya ang taong walang kaalaman ay mayroong buhay na
nawasa. Amen. Ganun yun. Kaya sabi nga, grabot, tamad. Yung buhay niya, ngayon pala, tatangan muna ng wasa. Amen. Karamihan sa mga taong tamad ay hindi sapat ang ehersisyo upang masunog ang mga calories sa katawan. Kung ikay tamad, kailangan mapalaya, bumangon, we, magtrabaho. Ayan, sabi mo sa akin mo. Kailangan mapalaya, bumangon, we, magtrabaho. Kalabing tatlo, hindi handang itakwil ang sarili. Bakit kumakain ng labis ang tao? Hindi handang itakwil ang sarili. Sinabi ni Molky William Joshua sa Marcos chapter 8 verse 34 na kung susundin natin siya, kung ibig maging tagasunod niya, kailangan nating itakwil ang ulyanong sarili. Ang pagiging disipulo ay nangangahulugang pagdidisiplina sa sarili upang sundin ang halimbawa ng isa. Amen. Talagang gusto nating sundin si Molky William Joshua, kailangan mo talagang ilapat na yung self-control na dahil sabi, itakwil mo yung sarili mo. At sabi nga, pag sobrang pagpapahalaga sa sarili, misa ganun, nagiging sangin ng labis na pagkain. Talas natin ngayon na si Molky William Joshua ay hindi kailanman naging labis ng timbang at hindi rin kumain ng labis. Hindi siya kumain ng labis. Hindi rin labis ang kanyang timbang. Kasi kung labis yung timbang nun, yung pinabuhat sa kanya, hindi niya kayang buhatin. Ihingalin na yun. Pag umakyat sa mula ang ground floor hanggang fifth floor, hindi kayo hinihingal, di ba? Hindi kayo hinihingal. Sabi ni nanay, hinihingal ang malari. Talos natin ngayon na si Molky William Joshua hindi kailanman naging labis ang timbang kaya hindi rin kumain ng labis. Kailangan maging handa tayong magtiis minsan o kaya hindi maging hawa o di komportable. Maaaring hindi komportable kung ang bawat isa ay kumakain ng cake kaya ang aking konsyensya o budhi ay nagsasabi na hayaan na lamang itong mag-isa. Kung hahayaan kong sundin kung ano ang talos kong tama, ani rin ay magkakamit ng pagbubagi. Sinasabi ng lipunan na nararapat lamang na makamit ang anumang bagay na ibigin natin. May gagawin ang yawhod na kulyanong makakaya upang maiwasan ang anumang paghihirap may pagtitiis sa buhay. Maaaring maganda sa pakinig. Sinabi daw po ng lipunan na nararapat lamang na makamit ng anuman ang anumang bagay na ibigin natin. Sabi, kung ano yung ibig natin, kailangan kunin natin. Pero sabi, maaaring maganda sa pakinig. Ngunit hindi naman nakasaad yun sa Molyahul. Dahil ano sabi sa Molyahul, kapag hindi mo kayang itakwil yung sarili mo, hindi ka pwedeng tagasunod ni Molyahul. Kasi pag gano'n yung manhol, lagi nakasentro sa sarili mo. Hindi, yun ang gusto niya. Halit, yung pagkain na yun eh. Yung cake, yung mga punong-puno ng IC, yung mga nakatapal na IC eh, isang ano, palahating pulgada. Alam mo nang makakasama. Sa kalusugan mo, hindi mo nakain. Hindi mo dapat isa to. Dahil sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya kung ani may buhay, hindi na ani ang nabubuhay, kundi si Hameushkay ang nabubuhay sa akin. Kaya habang ani nasa daigdig, namumuhay ani sa pananalig sa habor ni Yahuhul na umiibig sa akin, kaya nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Galatians chapter 2, verse 20. Hayaan ang nakasulat sa Kawikaan chapter 30, verse 8, ang maging kulyanong dalangin o tefulyaw. All together po. All together. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan. We ang mga kasinungalingan. Huwag mo aning bigyan kahit karilitaan o kayamanan man.
pakain mo ani ng pagkain na kailangan to. Beoshua Mabul, Molkiul, Yaw, Hushua, Holmeus, guys. Mga panguling salita, hayaang mga pananalitang ito na aking ibinahagi sa inyo ay makatulong sa inyo upang mapagwagian ang mga maling pag-ugali na sa gayon ay makapagtaguyod ng mga bago. Hayaang hamunin ka tungo sa malusog na pamumuhay wedding bang na nanarapat para sa iyo. Binibigay po sa inyan, Ol Shiwang Gabrul, Yaw Bushwa, Ol Meos Kai, Amen. Kaya ibig sabihin, alapang muna natin si Yaw na, kaya natutunan natin kung paano mo umiwas, kung paano kumain ng masustansya. Na? Kaya kailangan matuto tayong i-differentiate yung ulyan ng sarili sa mga hindi yawushoni. Na? Ha? Kung nangyayari sa kanila yung ganon, dapat marunong kang i-differentiate yung sarili mo na hindi yun mangyayari sa'yo. Na? Na? Ha? Tama? Tama, tama. Ako. Kasi bakit? Iba yung sinasawpaw niya, iba yung sinasawpaw niya. Iba yung patutunguhan nila, iba yung biyahe nila, iba yung biyahe niya. Di ba? Ang biyahe nila, padausdos patungo sa impyerno. Tayo patungo sa siyamulya. Kaya kailangan matuto tayong i-differentiate yung mga nangyayari sa kapaligiran ulyan, sa mga hindi yung gusyo eh. Dahil sa kanila yun eh. Sa kanila nakatalaga yun. Pero sa ulyan ng mga yung gusyo eh, tignan ninyo yung katabi nyo. Yan, yan. Yan yung mga katabi nyo. Yan yung mga yung gusyo eh. At na, iba, iba yung ating patutunguhan. Kaya hindi porkit nangyayari sa kanila, mangyayari din sa ulyan. At na, matuto tayong i-differentiate yung ulyan ng sarili sa kanila. Amnam, dahil tayo ay mga ilang megapixel. Ilang megapixel. Taga-sunod ni Molkiul Yaw Bushwa. Amnam, maliwanag po yan. Kaya kung ano man yung Molkiul na ulyanong napakinggan, dapat pakinabangan ulyano. Amnam, isagawa, hindi pumasok sa pumasok dito sa kaliwa, lalabas sa kanan. Eh, isagawa mo, pakinabangan mo yung Molkiul. Dahil mapapakinabangan mo lang yung molyawul kapag yung isinasagawa sa buhay mo. Ang isinasabuhay mo yung molyawul. Dahil kapag hindi mo isinabuhay, walang kwenta yung molyawul. Dahil napakinggan mo lang. Dapat tayo ay manatiling mga tagagawa ng mga molyawul o mga salita ni Yarbo Kapuli. Amnan, hindi yung napapakinggan lang ulyano tapos baliwala. Hindi mo pakikinabangan. Kailangan pakinabangan mo dyan yung molyawul. Amnan, binibigay po sa inyo yan ng may totoong pag-ibig, welubos na kapakumbabaan, beoshuang gaul, molkiul, yaw, hushua, olmeushkay, amnan. Sarapan po dyan.